nasa tibay lalang, tanay ina ko niya at hinirang kawang iningatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Sa piging na handog niya sa atin, ialay mga awitin. Sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na loba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, habang ang iyong anak na sa damban ng krus na banal, niloob niyang tanghalin si Mariyang Birheng Mahal, bilang ina naming lahat ayon sa kanyang kapasyahan, ipagkaloob mong kaming napapaampon sa kanyang pagsanggalang ay madulutan ng lakas ng loob sa pagtawag sa kanyang ngalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, yamang tinanggap ninyo ang Panginoong si Kristo Jesus, mamuhay kayong parang karapat-dapat sa Kanya. Manatili sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at mandarayang aral at hindi nasasali kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at mga tuntunin ng sandibutan. Sapagkat ang buong kalakasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutul mula kay Kristo. Nang kayo'y binyagan, nalibing kayo kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayong
sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari akin iyahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya'y mamamalagi. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang, lahat mong nilikha ay pupuriin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magsitay na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalan lang niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon ang makabayan. Si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan ng baybaying dagat ng Tiro at Sidon.
Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpapagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po ng Martes sa inyong lahat. Napakinggan natin sa unang pagbasa ang mga babala ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas tungkol sa mga magdarayang tagapagturo. Pinaaalalahanan din niya sila hinggil sa mga batayang katotohanan o yung mga basic tenets of our faith. Mga batayang katotohanan ng binibitbit nating pananampalataya. Sabi niya, nang tayo'y binyagan, nalibing tayong kasama ni Kristo at muling nabuhay, nakasama niya dahil sa ating pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Ganito naman ang pagkakasaad ni Juan sa John chapter 1 verse 14. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Nakita natin ang kalwalhati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Kapansin-pansin sa Ebanghelyo na hindi sapat para sa mga tao na makita lamang siya o mapakinggan. Gusto pa nilang mahipo siya o mahawakan. Ang pagkakasabi ni San Lucas at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpapagaling ng lahat. May kakanyahan po ang gesture na ito ng pananampalataya, lalo na para sa ating mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kapahayagan po kasi ito ng malapit, personal, at taimtim na pakikipagniig sa Kanya. Gusto nating madama siya at gusto rin nating madama niya tayo. Higit sa ano paman, nararanasan po natin ito sa pamamagitan ng mga sakramento, lalo na po sa banal na Eukaristiya. Sa pamamagitan nito, tunay at pisikal nating nararanasan ang kanyang mapagbago, mapaghilom, at mapagpagaling na presensya. At sa huli, isinusugo naman tayo para abutin din at magbigay buhay sa mga hindi makahawak sa Kanya. Ano pa po kaya hanggang ngayon ang patuloy na humahadlang sa inyong ganap na pagtanggap sa Kanya? Sa banal na pakikinabang, ano po ang inyong napalalampas sa bawat sandaling nasasagkaan ng mga balakid, ang patuloy sana niyang pag-abot sa atin? Hindi po siya nagsasawa na kumatok sa ating mga puso. Ang isang malinaw na paraan na masasabi nating nagpapahiwatig ang Espiritu Santo sa ating kalooban ay sa pamamagitan ng ating mga hinahangad, yung ating mga desires. Hindi natin alam kung ano ang naging kriteriya niya sa pagtawag sa mga apostol
at kung bakit silang 12. Ang alam natin ay umakto siya galing sa sarili niyang hangarin. At tandaan po natin na magdamag muna siyang nanalangin. Bunga po ito ng panalangin. Ang pagpili niya sa 12 mula sa karamihan niyang mga alagad. Sa patuloy po nating pagninilay, mga kapatid, ano po kaya ang nagtutulak sa ating mga desisyon sa buhay? Produkto ba ito ng masinsinang pagkilatis at pakikinig sa niloloob ng Diyos o ng ating sarili? Kumusta po ang ating emosyon pag nagdedesisyon tayo? Biglaan po ba kung tayo ay magpasya o resulta ng matiwasay na pag-iisip, kalmanteng kalooban at balanseng pagsasaalang-alang? Sa pagpapatuloy po ng ating pagdalangin, minamahal kong mga kapatid, makanavigate nawa tayo lagi sa mga ipinahihiwatig sa atin ng Banal na Espiritu. Yun pong kanyang mga promptings. Lalo na pag nahaharap tayo sa malalaking desisyon sa buhay. At matibay na makapagpasya bunsod ng prosesong ito. Maturuan din nawa tayong gamitin ang ating mga magdamag sa matamang pagsangguni sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Pagsikat ng liwanag, kinabukasan, matagpuan din nawa natin ang ating sarili sa grasya ng kalinawan at kasiguraduhan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos bilang kanyang mga hinirang upang sundin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo ng may pananalig sa Diyos na nagnanais na ang kanyang bayan ay mamagitan para sa sandaigdigan. Sa bawat pagdalangin ang atin pong itutugon, Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang simbahan sa pamamagitan ng Santo Papa at ng mga obispo naway umakay sa atin sa kaganapan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga mambabatas naway gabayan ng ating bayan para sa kasiguraduhan ng kinabukasan at kaunlaran ng ating bayan. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Tayo naway magsumikap at maging tapat sa ating bokasyon na itinakda ng Diyos para gampanan natin. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga matatanda, may sakit at nalulumbay, naway matagpuan ang presensya ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Makapangyarihang Diyos, narito kaming nananalangin upang gawin ang kalooban mo. Tanggapin mo nawa kami sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, siya na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Magsiyo po muna lahat. Ay handog sa'yo, Ama.
kapayapaan ng sa amin maging tunay na katawa at dugo na magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling po namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay nang iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ng paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa
at ni Jose na aming arsobispo't ng tanang mga obispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag ba kaming pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Cordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
me all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Lusate et videte quoniam suavis est Dominus. Beatus spiritus sperat, qui sperat in me. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggulita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa namin ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Cristo Padre Jesus Nazareno.